Hindi kita pinag-aral para maging inutil. Maniningil ako. Isang malakas na sampa lang dumapo sa aking mukha. I already helped you before, Dad. Isn't it enough? Panunumbat kong tanong sa kanya. Kulang pa yon. Kulang na kulang pa. Humahagulgul ako. Kahit labag sa loob ko, wala akong magagawa. Kundi ko gagawin papatayin niya ang mga magulang kong umampon sa akin. Hindi ko kayang mapahamak sila. Clint's POV. Hindi ako marunong magdasal. Pero lahat na ata ng santo tinawag ko na. I want this to be over. I need to find Malia. Mababaliw na ako sa dami ng problema ang kinakaharap ko. Now this? Darius, I will make sure he suffers this time. I heard my men talking over wireless Bluetooth. Approaching perimeters. Hindi pa kami nakakalapit, sinalubong na kami ng sunod-sunod na putok. Kainis. Spread out! Malakas kong sigaw. Nang malapit na ang grupo ko, sunod-sunod ang pinakawalan kong putok. I saw Leander slowly entering the abandoned building. I knew he was a taekwondo medalist. But freak, this movement was precise. Akala mo bihasa sa training ng paghawak ng baril. Rider, status? Tanong ko. Walang sumagot. Rider, do you copy? Report! Ulit kong tanong. Ngunit wala pa rin. Sinundan ko si Leander kung saan siya pumasok. Umikot ang ibang tauhan ko para ma-corner si Darius sa ibang exit point. Let her go, Dad! I heard Leander's warning tone. Or what, Leander? Tinatakot mo ba ako? Patuloy ang sagot nito. I positioned myself in a pillar where I can see Tita Elizabeth. Darius made his daughter a human shield. Let go of my sister, Dad, or I will surely kill you myself. Don't make me do this. You turned me into a monster. Galit na sumbat ni Leander. Fake family drama. Monster? Really? You? Sa duwag mong yan? Pang-insultong sagot ni Darius kay Leander. Leander is slowly walking towards his dad's position. Stop right there, Leander, or I will kill your sister right in front of you again. Babalaan ng tatay niya habang abalang mag-ama at palitan ng putok sa labas. I was busy planning how to save Tita Elizabeth, lying on her bed. Is she dead? I saw Leander's hands cold. Boss, parak! Agad binaril ni Darius si Leander, tinamaan ito sa balikat, but still he's walking towards his dad's place. Kill me, or I kill you, Dad. Your choice. Puno ng poot sa boses ni Leander. Agad ko nang kinuhang walang malay na si Tita Elizabeth. I secure her safety first. Narinig kong sumigaw si Darius. Hindi ko alam kung anong ginawa ng bihag niya. Agad kong inabot si Tita sa isang tauhan kung nakasunod sa akin. Tinakbo ko ang pinsan ni Kara. Ngunit sunod-sunod ang putok na sumalubong sa akin. Leander and his dad are fighting. Kita kong paika-ikang tumakbong babae palabas ng hideout nang sinundan ko siya. She's in pain. Blood was dripping on her steps. Nang abutan ko siya, tinutukan ko siya ng baril sa likod ng ulo niya. Don't move! Galit kong utos sa kanya, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Humarap siya sa akin. It's you! Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Ikaw? Gulat niyang tanong. Yeah, it's me, and no other. Kung hindi lang ito anak ni Tita Elizabeth at pinsan ni Kara sa bugnang bungo nito. But I know better. Maybe she doesn't know anything. Sunod-sunod na ang report ng mga tauhan ko. They successfully apprehended Darius men. Hayop ka, Leander! That was Darius' last scream. Then two gunshots. Dumating na ang mga ambulansya at mga pulis. Leander came out and he was bleeding. Pinusasan ko at hinila ang babae. Siya namang palapit ni Leander. What the heck, Clint? Salubong niyang mura sa akin. His explanation for why I handcuffed his sister. Care to explain to your brother? What's your name again? The truth this time. Madiin kong tanong sa nurse na nagbigay kay Darius ng location ni Kara noong naaksidente ito. Emberlyn Puentes. Nauutal nitong sagot. So you lied about your resume? All the details there were fake too. Tanong ko ulit sa kanya. Leander's face is fainting. Wala akong choice. Pinilit ako ni Dad. Naiyak niyang sagot. Alam mo kung sinong papatayin ang tatay mo noon? Tanong ko sa kanya. I want her to realize what she has done. She manipulated Ryder and took everything. Umiling siya. Walang tigil pa rin ang pag-iyak niya sa harapan namin. Leander, you need medical attention. Paalala ko sa kanya. Umiling lang ito. Binalingan ko si Emberlyn.
You're trying to kill your cousin, Amberlynn. Paglalahad ko sa kanya, lalong bumalong ang luha sa mga mata niya. Napag-utusan lang ako ni Daddy. Kung hindi, papatayin niya ang mga kilala kong mga magulang. Malakas niyang sigaw. Kaya pati pinsan mo ipinagkanulo mo? Napatakip siya ng bibig at iling ito ng iling. Regret was visible in her eyes. Hindi totoo yan! Hindi! Todo tanggi niya. Napaupo siya sa lupa at iyak ng iyak. Dumaan sa harapan namin ang bangkay ni Darius. Tumingin ako kay Leander. His face was bland. Blankong tiningnan niya ang kanyang ama. Looking at him, he seemed insane. The moment he closed his eyes, he just looked at us and left, as if he didn't know us at all. Hindi man lang niya tiningnan ang kanyang kapatid. Kara's POV. As I opened my eyes, a white ceiling greeted me. I blinked my eyes a few times. My eyes were drawn to the loving, kind woman. Ma, mahinang tawag ko sa kanya. Nakayup-yup siya at hawak ang aking kamay. Nag-angat siya ng tingin. Oh my anak! Her eyes were brimming with joy. Nagbabadya na agad ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Please don't cry, ma. I am fine. Pakiusap ko sa kanya. She blinks a few times and forcefully smiles at me. Nagugutom ka ba? Gusto mo ng tubig? Natataranta na tanong niya. Umiling ako at pinisil ang kanyang kamay. Ma, I'm okay. Paniniyak kong saad. I don't want her to worry. Alam kong hindi maiiwasan yon, but I need to assure her. Ligtas ng mami mo, anak. Nasa kabilang silid sila. Pagbibigay alam nito sa akin, hindi agad ako makapagsalita. I just closed my eyes and thank God they're safe. Iniling ko kay mama na tumawag ng nurse. I felt pain in my lower abdomen, where I got shot. My vest was penetrated by the bullet, and I still don't know why. Tinutulak ni mama ang wheelchair na pinakuha ko para mapuntahan si na mami at ang aking pinsan. Bumukas ang pintuan at iniluwa doon si Ryder. He has a lot of bruises. You look like hell. Komento ko sa kanya. He just chuckled and pinched my cheek. Ryder! Tawa lang ang sagot nito at inagaw kay mama ang pagtutulak ng wheelchair. Si mama na rin na nagpatiuna at bumukas ng pintuan ng kanilang silid. There are two beds. What the hell? My wheelchair was just for my mom, and one was for my cousin, who was handcuffed. Stop! Ryder is not pushing. Para itong nakakita ng multo. Napatingin ako sa kanya. Para sitahin sana siya, nang sinugod niyang sa kabilang kama. What the hell are you doing here? Ryder loses his composure. He knew her? Ryder? Tanong ng pinsan ko. Nalipat ang tingin ni Ryder sa akin, na siyang ikinakunot ng aking noo. Is she your cousin? Tumango ako tanda ng pagsang-ayon. Nagbabaga ang mga mata niya. Marahas niyang binitawan ang aking pinsan at bigla na lang lumabas. Ni isang salita wala na siyang nasabi. Napailing na lang ako. What was that about? Lumapit ako kay mami para kumustahin siya. Hey ma'am, how are you? Bahagya siyang ngumiti. It's over, Kara. He's gone. Naiiyak na informa sa akin ni mami. I smiled bitterly. It's over. Ulit kong sagot. I tightened my grief on her hand. My mom's face was exhausted. Sa dami ng pinagdaanan niya, parang hindi na itong mami ko. The beauty of her face slowly faded away. Those aristocratic looks have been replaced with calmness and regret. How are you, Cos? Nakangiti kong tanong sa kanya. Lumingon siya sa gawin namin ni mami, pero lungkot at pagsisisi ang nababanaag ko sa mga mata niya. Surviving, sagot nito. I smiled. Kara, right? Tanong niya sa pangalan ko. Tumango ako ng may ngiti sa aking labi. I am so sorry. Agad napalis ang ngiting yun at napalitan ng pagtatanong na tingin. For what? Nagtatakang tanong ko. For killing you. Diretsahang sagot nito. Napasinghap naman ang mga ina namin sa sagot niya. Did you know that we're related before you did that? Prangkang tanong ko. Umiling siya. I saw tears in her eyes. Then you're forgiven. Maagap kong sagot. Humagulgol siya sa pag-iyak. I force myself to stand, but I can't. Pinagulong ko ang wheelchair ko sa tabi ng kama niya. Nakatakip ang isang palad niya sa kanyang muka. We understand you were forced to do it. Pangungumbinsi ko sa kanya. But you have a lot of explaining to do, cousin. Dagdag ko pa. Lalong lumakas ang iyak niya. Shh!
Pilip kong tinanggal ang kamay niya. Gusto kong makita ang mukha niya. I smiled. I have a cousin. Dinig ko rin ang walang tigil na hikbi ni na mami at mama. Bumukas ang pintuan at iniluwa doon si Clyde. Hey ladies, am I interrupting something? Pagbibiro nito, he knew it was going to be intense and a lot of crying. Isa-isang inabot ni Clyde ang bulaklak na hawak niya. You stubborn girl, bumuka ang tahi mo. He was referring to me, but his face was smiling. Ay, Doc Clyde, saludo pa ako sa kanya. That heavy reunion scene lightened up with smiles on our faces. Thanks to Clyde and his funny joke, hindi naman talaga ako natawa. Bentang-benta kina mama at mommy, even our cousin, despite her regrets. After a few weeks, sabay-sabay na kaming umuwi sa mansyon. Inayos ni Clint lahat ang kailangan namin. However, Ryder filed his resignation. Inabot lang ito sa akin ni Clint noong dumalaw siya kahapon. I tried calling him, but he wasn't picking up. It was so sad that he left. I know the reason, but who am I to force him to stay? For the last 5 years, his guilt has consumed him because of what happened to me. Then he found out that the person who did this was my cousin. He might not forgive me as I thought he would. Nang makarating kami sa mansyon, Clint arranged a reunion party for us all. Puno ng banderitas na nakapalamuti sa mga puno at gilid ng dwarf tree. Mayroong maliit na wooden board na kasulat ang pangalan namin. Welcome home, Kara and Amberlyn. I smiled at the effort. May mga balloons na may sulat na welcome home. This is perfect. Thank you, I mouthed to Clint. Clyde was smiling too. Salamat sa pagtanggap sa akin, naluluhang saad ni Amberlyn. Niyakap ko siya. Welcome to the family. You can stay here if you like, alok ko sa kanya. Ngumiti siya sabay iling. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Hindi ko rin kayang iwan ang mga magulang ko. Pero pangako, dadalawin ko si mami palagi. Those statements broke my heart. I know my mom too. Pero hindi ko naman siya pwedeng pigilan at pilitin. Could you at least stay for a few days? Para makasama si mami? She was longing for you. Akala niya patay ka na. Huwag mong ipagkait sa kanya na makasama ka. Mahabang pahayag ko sa kanya. Nasa gazebo kami. Anak, sabay kaming napalingon ng kay mami. Nasa electric wheelchair niya siya. Lumapit si Amberlyn sa kanya at lumuhod sa harapan ni mami. Their eyes were filled with tears, just like mine. Masaya ho ako, Mi, na nakilala ko kayo. Patawad po sa lahat ng aking mga nagawa. Hindi ko po alam kung paano ako makakabayad sa lahat ng kasalanan ko. Parang nadudurog ang puso ko by just listening and looking at them. Isang mainit na kamay ang yumakap sa akin. Naiiyak na rin si mama. Please don't go, anak. I need you. Gusto kong ipadama sa'yo ang pagmamahal ko. Aalagaan ka. Garal-galang boses ni mami. Lumapit kami sa kanila at niyakap ko silang dalawa. Hindi ko na kayang isatinig ang laman ng aking puso. Mahal na mahal kita, anak. Patuloy ni mami. Ako rin po, Mi, mahal na mahal ko kayo. Amberlyn's words were enough. Naging masaya ang dalawang araw na pananatili ni Amberlyn sa mansyon. Wala kaming ginawa kundi mag-bonding. As a family, we watch movies, eat, swim, play billiards, and play badminton. Pangako, mami, dadalaw ako. Dinig kong paalam ng aking pinsan kay mami, nakamasid lang ako. Sakto naman ang pagdating ni Clint. Nox, gwapo natin kuya ha. Pangaasar ko sa kanya. Pagbaba niya sa sasakyan. Biglang nabura ang pangaasar kong yon nang inabot niya sa akin ang nakasealed na journal ni Dad. Nanginginig ang kamay kong inabot yon.